So what's up mga rabbit farming and mga karabitero, and this is Jean aka Cloud Sisane or Algin. So magandang araw, and ganyan lang ulit tayo nakapag vlog and record ng ating next video, guys. So ngayong dito sa vlog natin, tatalakayan natin yung topic na about, kasi ngayon panahon na ng tag-init, summer na, guys. So ang ibabulag ko ngayon is ano yung anong tag dito, yung ginagawa ko is summer time or panahon ng tag-init. So dalawang bagay yung ginagawa ko dito sa sarabitan ko if summer time na, kasi ngayon totally ang init na talaga, araw-araw, guys. And may possibility na ma-stroke or ma-heat stroke yung ano natin, mga rabbit natin, guys. And may nangyayari na rin sa akin dito na heat stroke yung rabbit ko, and papakita ko nga din dito is today meron din tayong mortality na naman kaninang umaga, pero hindi naman to heat stroke. Wait, hindi ba yung camera natin? Alright, so kung nakita nyo, Bataan Rabbit Club, hindi may chapter. So meron tayong ano rito, ito casual mortality, guys. Pero hindi naman siya heat stroke. Okay siya kagabi. Ang medyo masakit nga lang dito ng konti is ano siya? Nanganak, may anak siya, guys. So dahil nga may anak siya is pinaampo natin yung anak niya dun sa ibang inahin. No choice, and wala tayong magagawa, guys. Yun yung nangyari dun sa ano natin, rabbit natin. Pero hindi naman siya heat stroke, kasi kahapon is okay pa siya, kagabi. Then kaninang umaga nung nagpapakain na tayo, and tinitingnan natin, minomonitor natin, tinitingnan natin yung mga rabbit natin, kasi daily, guys, every morning ganun ginagawa ko. Chine-check ko muna lahat, then after check ko lahat yung mga anak and yung mga inahin na may mga kids, bibilangin ko yung mga kids kung kumpleto pa sila or may namatay doon sa loob ng ano nila, ng nest box. Kasi delikado rin, guys, kasi pagka hindi mo chinek, lalo na kapag may namatay doon sa loob ng nest box, pwede kasing langgamin yun, guys, eh. So pwede siyang yung ibang ano niya, ibang mga kapatid ng mga nilanggam na kids, madamay din, hindi mamatay ulit. Kaya daily minomonitor ko sila every morning, guys. Then yung meron siyang anak, lima, then ang ginawa natin is pina-poster muna natin sa ibang parents. Nakita ko naman ngayon is okay naman yung treatment ng dalawang inahin na pinag-posteran natin, kasi hinati ko sa dalawa dun sa kabilang inahin, tapos tatlo dun sa kabilang inahin. So tinitingnan ko naman ngayon is okay naman yung treatment ng dalawang inahin dun sa mga ampun nilang anak, and pinapasuso naman nila kanina. Then move tayo dun sa ano natin, sa topic natin, kung ano yung ginagawa natin. So at ayun na nga, guys, and ang ating method dito para ma-prevent yung ano natin, para ma-prevent yung more casualty or mortality dito sa rabbitan natin is itong method na ito yung ginagawa natin. First, syempre nagbibigay tayo ng dextrose powder dun sa mga inumin nila. Hindi naman daily, ayoko namang masyadong ano, thrice. So may pagitan ako ng isang araw bago ako magbigay uli ng dextrose powder dun sa mga rabbit natin. Pero ito, guys, daily natin ginagawa. So bibigyan natin ng B-roll yan mamaya yung ano natin. First, ito. Yan, guys, tanggalin muna natin to. Yung spray. Yeah.
pang-spray natin, may laman siyang tubig. Tapos ini-spray natin sa ano, doon sa may mga cages nila, pero hindi naman sobra. Papakita natin kung paano natin ginagawa. Pero, I think alam niyo naman na 'to. So ayan guys. Ito yung mga pang ano, pang diner, dining table na pang stray, yung pang linis. Ayan guys. Ito yung may pino na ano, ah. May pino na tubig na lumalabas, hindi yung malalaki yung tubig. So pino siya. Kung makikita nyo guys. Ayan, ganyan lang ginagawa natin guys. Ayan. So ayan yung ano natin, mga yung kulungan natin. Spray lang tayo. Para at least yung ano tag dito. Hope hindi pa pala nakalock guys. Hindi naman natin dinadirect sa kanila guys, kasi syempre mababasa sila. Pero at least yung environment or yung paligid nila, yung moisture nyan, medyo magre-reduce yung ano, temperature nyan guys. Ayun, nakikita nyo. Ayan. So yung ganyan yung ginagawa natin sa ano natin, sa mga kulungan natin guys. Ayan. Saglit. So spray. Huwag nyo i-direct sa ano nila, sa kanila guys. Sa taas lang ng kulungan. Kasi bakit din mababasa yung balahibo nila guys, mga karabitero. Baka naman magkasakit sila ng ano, hindi naman pulmonya ba, or baka sipunin bigla. So ayun, ito yung ano natin, yung first method, yung isang method pala natin. Yan. Yung pag-spray sa paligid ng mga kulungan nila para yung temperature is medyo mag-reduce siya, mag-drop kung sobrang init na. So isa yan, para ma-reduce yung temperature, yung init. Tapos next na ano method naman natin is ito. Kung makikita nyo, ito is botelya ng Coca-Cola. Yung maliliit lang. So pinagyelo ko siya, may yelo yan sa loob. Ayan guys, hindi siya tubig ah. May yelo yan sa loob. So dalawang bagay ginagawa ko dito. Either, ay hindi, both ginagawa ko. Ito, yelo na to, diba? Ilalagay ko sa loob ng kulungan nila. Ilalagay ko yan sa loob. Para yan yung para malamig yung ano, malamig sa loob ng ano nila, kulungan nila. Then later on, pwede nilang tabihan or higaan para makaramdam sila ng lamig. So yun yung next ano natin dito. Bibigyan natin ng B-roll yan mamaya, guys. And ito na yung B-roll, pasok. And then yan yung ano natin dito sa yellow. Pinag-yellow natin. Tapos ang sunod naman natin ginagawa, may isa pa akong ginagawa dito guys. Ito naman, nilalagay ko sa loob ng ano nila, ng inumin. Doon sa pinaka ano natin, container guys. Ayan. Itong yellow na to, hindi ko na to bubuksan eh. Para hindi na ako papalit-palit ng tubig. Yellow na siya. Tapos ilalagay ko siya doon sa, ayan, ito yung ano natin, container ng ano natin, yung tubigan niya. So ang ginagawa ko, nilalagay ko ito sa loob. Ayan, ilalagay ko yun sa loob para lumamig yung tubig nila guys. Pero hindi naman masyadong madami, kasi pangit din yung masyadong malamig. Baka naman sa sobrang lamig ng tubig is medyo magkasipon sila, or masira yung ano nila, yung metabolism. Ayun yung ginagawa ko dito sa yelo. Pinapayelo natin tubig. Nilalagay ko sa loob ng container nila. Mga isang piraso or dalawang piraso siguro. Pag punong-puno yung tubig ay yung container nila, dalawang piraso nito kasi medyo maliit lang 'yan. Para at least malamig yung naiinom nilang tubig. Then after that, 'yun. Sa hapon, chine-check din natin uli, mga bandang ano siguro 2 to 3 p.m. tinitingnan,
ino-observe natin yung ang tag dito, yung klima, if nag-increase pa siya lalo, then spray naman natin uli nitong ano. Spray natin ito, guys. Ayan, no. So yun yung method na ginagawa natin dito sa ating rabbitan ngayong summer. And sana nakapagbigay ako ng simple tip sa inyo and idea, guys, kung ano yung pwede nyong gawin. Hindi ko lang sinasabi na talagang nakakatulong siya, guys, pero syempre iba-iba yung ano natin, iba-iba yung experience natin sa pagra-rabbit, and syempre iba-iba rin yung effect pag ginagawa natin yung mga ganyang method. So depende lang sa inyo kung ano yung itatry nyong method dun sa mga pinakita ko sa inyo, guys. And by the way, this is Gene of RRR Rubio Rabbit Ranch, and thank you very much for watching, and don't forget to like and share and comment down below, guys, kung ano yung mga method na ginagawa nyo sa rabbitan nyo ngayong panahon ng tag-init, summer time na, guys. Itatry kong tingnan yung temperature, kung ano yung, kung ilan yung temperature, guys, ngayon. Meron akong thermometer dito, eh. So tingnan natin dito sa baba kung ilan temperature makukuha natin. So mas mababa dito sa, guys. So meron tayong 36.4 degrees Celsius. So hindi na siya nagbago, 36.4. So dito is 39 sa taas. So yun. Yun yung ano natin, yung temperature natin ngayong araw. So by the way, thank you very much again for watching, and don't forget to like and share and subscribe to my channel and ring the notification bell to notify for my future video content. Thank you very much. Peace out and God bless us all.